سبحانه وتعالى سابس القرآن قل هذه السبيل ادعو إلى الله على بصيرة سابس say سبيل this is my way and I invite you to Allah with certain knowledge بصيرة الدعية كان number one صفة الدعية إلى ميروفان يل ميروفان knowledge and da'wah was the basic mission of all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang mission ng lahat ng mga sugod propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabi nila sa ating mga dua, alhamdulillah at manatili yun, na tayo ang mga tagapagmana. Mga tagapagmana ng propeta. Tayo yun, tagapagmana ng propeta. At magbabanggit tayo dito, katulad din ang sinabi sa Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. At kami ay nagpadala ng mga sugo. Ng sugo, no? Sa lahat ng nasyon upang ipasamba si Allah subhanahu wa ta'ala lamang, alone, unique. No? At ipatakwil ang mga Diyos-Diyosan. Yan ang mga binabanggit ang mga da'wa. Involve ang mga da'wa din. Ang pagtawag sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. At pagtakwil sa Diyos-Diyosan. Ngayon din, wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Involve na naman ang word na da'wa. Ang sabi, call to your Lord. Hindi preach. Call to your Lord and do not be amongst the pagans. O yung tinatawag na musyrik, yung mga nagtatama. Involved din ang da'wa na ilabas ang mga tao sa paganism. O yung tinatawag na shirk. No? At sabi pa sa Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Sabi, Who is better in speech than one who calls to Allah, does righteous deeds, and say, indeed, I am among the Muslim. May mas iinam pa ba? Meron pa bang mas iinam doon sa mga, o sa pananalitan, doon sa mga nagtatawag kay Allah subhanahu wa ta'ala, o sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ay gumawa ng kabutihan. Ibig sabihin, ang da'wa involved din ang paggawa ng kabutihan. Kung din ang gawa ng kabutihan. At pagpapatatag na o pag-amin at hali mga Muslim. At isa pa rin sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Napakadakila nito ng halista doon. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whoever directs someone to do good will gain the same reward as the one who does good. Nagturo ka ng kabutihan at ginawa ng tinuruan mo, nagkaroon siya ng reward at nasayin na, nagkaroon ka ng reward. Para sa pagtuturo mo. Kaya alhamdulillah, ilang speakers ang dumaan, pag tinupad mo yung kanilang mga itinuro, tinupad nyo yung kanilang mga tinuro at kayo nagkaroon ng ajar, nagkaroon kayo ng reward, pati sila meron. At yung mga nagturo sa kanila, meron. At yung nagturo hanggang mga dating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. No? Ito pa sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an. Ang sabi ganyan, whoever calls to guidance will receive the same reward as the one who follows him without any decrease in the reward of his follower. Halimbawa, mga tulab o mga nag-aaral sa atin at sinunod niya yung tinuro mo na authentic na galing sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o galing sa Quran, sinunod mo yon, makakakuha rin yung nagturo sa inyo ng reward at hindi mababawasan yung reward niya. Isa ito sa manifestation ng rahma ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung hindi niya Allah subhanahu wa ta'ala imumultiply ang mga good deeds at gagawin
lista-isa. Pag nakagawa ka ng isang masama, isang lista. Kung ganun ang batayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, isang mabuti, isang masama, isang mabuti, isang masama, walang makakapagtagumpay sa atin. Kasi bakit? Nature ng tao na makakagawa lagi ng kasamaan. Pero dahil sa rahma, sa awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, pag gumawa ka ng mabuti, namumultiply. Gumawa ng mabuti yung tinuruan mo, namumultiply. At the same time, yung gawa mo masama, isa lang siya, yan ang awa ni Allah. At mas malaki ang reward na nakukuha siyempre ng mga nagtatawag sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa pang involvement ng poor na da'wa. لِأَيْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَيْ يَكُونَ لَكَ حُمْهُمْ نَعْمٌ. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ginabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan mo ang isa, mashallah, ilan ang nagmumuslim sa mga brothers natin, alhamdulillah. Sabi niya, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun laka min hamun nam. Siyempre, sa panahon natin, yung red camel, yung mas mainam pa na nagkaroon ka ng isang pulang kamelyo, sa panahon natin, it doesn't mean anything. Pero yung panahon na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito, kapag nagkaroon ka ng ganung uri ng kamelyo, is something. Para kang naka ano ba jaguar ginagamit ng mga eskolar na nakikinig mo sa lecture na araw ni keto ang ginagamit nila Lexus eh oh gusto nila yung Lexus di ba yung Yaris bet kaya yung lakamin ay yaku na lang Yaris di ba mas mainam pa involve ang lawa sa mga ganitong kabutihan ibinibigay niya na Subhanahu wa Ta'ala at ang pinaka aya na maganda dito yung sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas no ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ang sabi, kuntum khayrul ummatin ukhrijat lin nas no, kayo ang pinakamainam. Sino itong mga to? Sila yung mga nagbabawal, nagtuturo ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan at yung may iman kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kahit sino iskolar ang sinasabi niya sa tatlong ito, ito ang dawa. Amuro bin ma'aruf, anahilan mong tatlo, siya ang dawa. At ang pinakamataas na pag-uutos ng kabutihan ay ang pag-uutos ng tawhid, di ba? Which yun ang foundation ng dawa. Ang pagtawag kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang pinakamataas ng antas na antas ng pagbabawal ng kasama ay pagbabawal ng shirk. Which is involved ang dawa. Which is number one priority natin. Ano pinakamataas na utos ng pagbabawal at pag-utos ng kabutihan? Pag-sasalakan. Pagbibigay sa mga yatim, mga orphanage. Ano pinakamataas? Siyempre, yung tawhid. Na maaari may mga mayayaman kaya nila magbayad ng zakat o kaya nila magbigay ng sadaka pero hindi nila kaya gawin yung pinakamataas na antas na pagtuturo ng kabutihan na which is tawhid na alhamdulillah yan ay ginagawa ng mga dua. Ang sunod din ang shirk na maaaring maraming tao na kaya gumawa magbawal ng kasamahan kaya nila gumagawa ka ng kasamahan kaya nila magbawalan o maraming gumugarap.